ay binata, nagkaasawa, nagkaanak si Mrs., nag-graduate yung mga anak ko, at ako ay naging lolo na, okay? Hindi masama makipagkaibigan. Hindi dapat lamang, okay, nakakainin ka ng sistema. You know to let your stand be known to others. Nakikisama ka hindi para makiisa sa maling gawain ng ibang tao, kundi ang layunin mo, kanya ka nakikipagkaisa sa kanila para maakay mo sila sa gawain ng Diyos. Hindi ikaw ang maaakay. You see? Kasi kung hindi mo sila maaakay, anong gagawin mo dyan? May right? Ikaw dapat ang nakaka-impluensya. So you don't need to copy others. They need to imitate and to love your God and the church that you belong to. Yun ang ginawa ko nung college days ko. Okay? Hindi ako nainggit sa iba. Hindi ako nagkaroon ng pagdaramdam. Ang sinabi ko, Lord, kung sino ako, kung ano ako, gagamitin mo ako, hindi ko ma-impluensya nito, sila ang aakayin ko sa Panginoon. Okay? Marami ako nakasama. Okay? Pero sila nadala ko. Anong sabi na Isaiah 43 verse number 1? On your King James Bible, ano sabi? But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, he that formed thee, O Israel, fear not, I have redeemed thee, I have called thee by thy name, thou art mine. Tingnan mo ha, ikaw ay aking nilikha. Okay? Huwag kang matakot sapagkat tinubos na kita at kilala kita, tinawag kita sa iyong pangalan at ikaw ay sa akin. So if this is the verse that you will see, eh hindi ka dapat magkaroon ng tinatawag na inferiority complex. Hindi ka dapat ma-impluensya ng iba. Hindi ka dapat nagiging kagaya ng iba. Dapat you should know your stand. Okay? Dapat pag matagal ka ng Kristiyano, sabi nga rin eh, di ba? Narinig mo yung sinabi na rin Sunday morning, okay? Sa tagal ko na sa pananampalataya, mayayaya pa ba akong uminom? Mayayaya pa ba naman ako magsigarilyo? Diba? Bakit? Napagtagumpayan na natin yan eh. Kaya dapat you need to have private victories in your life. Father, we thank you. Maraming salamat. Pagpalain mo kami at pangunahan. Bigyan mo po kami ng kahabagan at kawaan. Kayo po ang siyang magpalat, magbasbas at muna sa amin. At tulungan po kami, Panginoon, na makita namin na kami iyong nilikha, kami inyong tinatawag sa aming pangalan, kami inyong tinubos, at kami ay sa iyo. So hindi kami dapat mamuhay na nakikiayon kami at nakikisama kami sa mga maling gawain. Ang layunin namin kung bakit kami nakikipagkaisa, nakikipagkaibigan, ay para maakay natin sila, namin sila sa iyo. Kami dapat ang nakaka-impluensya sa kanila at hindi kami ang ma-impluensya nila. Samahan mo kami at pangunahan sa pangalan ni Kristo Jesus. And all God's people say, yeah, thank you very much. And I know you have recognized one of our pastors here tonight. Di ba? Di Pastor Ralph, andito siya. Okay, tiniksa sa akin ni Pastor Timothy, ha? Please be seated. Thank you very much, okay? Nung ako ho'y maging senior pastor noong 1996, okay? Nung ako'y maging senior pastor 96 January 1st Sunday, ang concern ko, how am I going to lead this church? Sinimula ni Pastor to noong 1973. Siya'y naging pastor sa misyon hanggang ma-organize noong 1984 at pagkatapos nagpastor siya hanggang 95. Pastor Fajardo has been in this position for many years. His style, his personality were much different from me. Ibang-iba. Okay? Napakagaling ni Pastor sa doktrina, napakagaling ni Pastor sa pagiging alliterated sa pangangaral. Pag nakita mo yung outline niya, ganun lang kaliit. Maliit lang na papel eh. Pero pag tinignan mo, pag siya'y nag-preach, aba, sinasabi ko siya'y napakaraming nasasabi. He was a different kind of preacher. Okay? May lumanay siya, more of a fireball. Then one night I was asking God, Lord, paano ko pangungunahan ng simbahan mo? How can I be a good under-shepherd? Sabi nga nila nung last Sunday, your pastor is not your Lord, but he is your leader. Okay? Siya yung leader na itinalaga, siya yung mumuno do sa kawan ng Panginoon na binigay. Okay? I was asking God, Lord, should I be like Pastor Fajardo? Should I copy his style?
the way he moved, the way he dressed, the way he talked, the way he led the church, gagayahin ko ba yun? You see? Saka pipray ko, saka papanalangin ko, sa pagkakaroon ko ng fasting, the Lord impressed upon me. Hindi tama yung kinausap ako ng Diyos. You don't hear the audible voice of God anymore. Okay? The Bible is already complete. Okay? Kompleto na to eh. Wala ka nang idadagdag dito. Okay? The Lord is impressing. The Lord is confirming to you what He wants to you from the preaching of God's Word. Hindi mo na marinig, Joey, ito gagawin mo. Russell, ito. No, 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 no. Wala nang audible voice. So the Lord impressed upon my heart, showing me from the Bible, you don't need to copy anyone. God created me to be me. Kanya ang tinignan kong talata, nung ako'y nagbabasa ng talata ng mga verses, ang sabi na Isaiah 43 verse 1, but now, thus saith the Lord, sinasabi ng Diyos sa iyo, na ako ang lumalang sa iyo. Ako ang humubog sa iyo at nag-anyo sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat niligtas na kita at tinatawag kita sa iyong pangalan at ikaw ay sa akin. Abay, nung makita ko po ito, nung maintindihan ko ito, eh sabi ko, Lord, eh hindi ba yung pangako mo sa Israel, eh pangako mo rin sa amin? So hindi ko kinakailangan kopyahin si Pastor Fajardo, hindi ako kinakailangan mangopya kay Pastor Benny, hindi ako si Dr. G. Salva, hindi ako kung sino, hindi rin ako tatay ko, hindi rin ako nanay ko, ako ay ako. Okay? The Lord impressed upon me, sabi ng Panginoon sa akin, as I read the scripture, I don't need to be a duplicate, a Xerox copy, I don't need to be a second class citizen. You know what God is saying? Because I formed thee, I redeemed you, I created you, I called you by your name, you need to be an original person. Kailangan original ka. Walang ibang Tess, walang ibang Violi, walang ibang Delia, walang ibang Leah, walang ibang Ayesa, Ayesa. Maaring pareho pangalan ninyo, pero magkaiba kayo, tama? Isa'y maliit na mataba, isang matangkad na papayat. Yun ang pagkakaiba. Am I right? And this is something that we want you to see. Okay? And the Lord said, I want you to be an original. Hindi ko gusto na maging Xerox copy ka. You know, when I heard that truth, when I saw that truth, when I read it from the Bible, that God created me, that God formed me, that God redeemed me, that God is calling me by my name, and I am His, pag-aari niya ako, that truth set me free. Listen, if you were trying to be what everyone else wants you to be, it's time to stop. Okay? Hindi ka yung tatay mo. Hindi ka yung nanay mo. Hindi ka yung ate mo. Hindi ka yung kuya mo. Ikaw yung ikaw. Be who you are. You know why? Kasi kung hindi ikaw yan, Ringo, sino yung Ringo? Sino yung Radyo? Sino yung Sean? Sino yung Wayne? Sino yung Joy? Am I right? Sino yung papapel sa buhay mo? God made you for a purpose. And no one can live your life except you. You see? That's why when I grew up, when I learned the scripture, niyakap ko to, sabi ko, Lord, kung iintindihin ko ire, abay gagayahin ko yung ginagawa ng tatay ko. Kanya nung Monday night, nung nagkaroon ng BMA Chronicles, ang pinag-uusapan namin ay talpakan. Ang pinag-uusapan namin ay yung isabong. At sabi ko kay Pastor Benny, tayo naintindihan niyo ba, naalala ninyo? Ako'y anak ng galing Lord. At noong 1969, pinanganak si Bernie, ang tatay ko'y pinagbalakang patayin ng mga kasama niya sa trabaho sapagkat sila'y nagsisilipan ng kita, sila'y nagsisilipan ng impluensya, so pinatay nila yung tatay ko pero nabuhay. At hindi na lumabas hanggang 1978, until he died 1978. I was 14 years old back then. Okay?
Eh sabi ko tayo, kung hindi ako nakakilala kay Kristo, kung hindi ako tinubos, kung hindi ako nahugasan ng dugo at hindi ko siya nakilala, susundan ko yung yapak ng tatay ko, sasabihin ko, sugurol ako, ang nanay ko'y sugurol, ang nanay ko'y genre, magulo buhay namin, kasi ito ang buhay namin. I thank God, the Bible says, okay? Ako lumikha sa'yo, ako ang nag-anyo sa'yo, huwag kang matatakot, niligtas kita, at tinatawag kita sa aking pangalan, ikaw ay sa akin. Nung maintindihan ko to Joseph, nung maintindihan ko to Mariel, naintindihan ko may purpose ang Diyos sa akin. Russell, you're not your kuya. Okay? Are you not glad that you're not your kuya? Oh. Hindi ka Joshua si Alex. Alex is different from you, right? He has a purpose for your life. May layunin ng Diyos sa'yo. May naisan Diyos sa'yo. Okay? At isa sa purpose Diyos sa'yo, He wants you to be you. Ikaw yung ikaw. Do you remember the one that we are talking about? Shape? Do you remember the shape? Ano yung S? Spiritual gift. You have a spiritual gift that nobody else has. Ikaw lang yan. Okay? You have what? H. What is H? Heart. Meron kang passion, meron kang kakaibang layunin, meron kang kakaibang, kinahihiligan. That's why every time people will talk to me and said, Pastor, alam mo, ang ganda ng ministry mo. Sabi ko kasi, I'm a second man. I'm more of a second man. That's my passion. Alagaan ng mga pastor, ang anak ng pastor, ang pamilya ng pastor. That's who I am. Okay? I don't need to be the first one. I'm just happy to become a second. Yun ang passion ko. Okay? Kanina tumawag si Pastor, Pastor Pio Tikat, nag-text siya. Sabi niya ganun sa akin, allow me to read, okay? Sabi ni Pastor Pio Tikat, malungkot ang nangyari. But I'm inspired by your determination. This is the meaning of submitting to the Lord's will, permissible, perfect. Our Lord knows our best. Sabi ko, what do you mean? Nalulungkot ako kasi hindi tayo nanalo. Sabi ko, hindi, masaya po ako kasi wala naman na sayang. Ilan ba na aking kong kaluluwa? Ilan bang churches na napuntahan ko? Ilan bang gawain ang ating napalakas at napatibay sa ginagawa natin nung tayo nangangampan niya sa peace party? We did everything we could. So hindi ako talo. Alam mo, sabi niya, yan ang gusto ko sa iyo eh. Pwede ba tang speaker sa June 19? Ako po tayo. Hindi ko lang alam kung ako'y makakabalik kasi ako'y paalis ng May 23. And by the way, dumating na po yung Shenzhen visa. Okay? I'm supposed to leave by the Lord's will, if the Lord allows, okay? Nang Monday, May 23, papuntang Italy, babalik ng 20 days after, makikita tayo dito. Ibig sabihin, okay? Nandito o wala ako, dapat nasa simbahan ka kasi I am not the Lord, I'm just your leader here. Okay? Hindi ka nagsisimba dito para magpakitang gilas kay pastor. No! Nananambahan tayo rito kasi meron tayong Panginoon na nagligtas sa atin. Am I right? Yun ang katotohanan yan. Okay? So nung makita niya, sabi niya, ako'y nangihinaan sa effort mo, ba hindi ho? Whatever was asked by pastor to do, okay? Ni Pastor Benny, ni Pastor Gisalva, ni Pastor Fajardo, gagawin ko bakit? That is me. Okay? Yun ang trabaho ko eh. Yun yung aking heart, yung aking passion. Ano yung A? Ability. We have so many abilities. Tama? Ano yung P? Personality. Iba-iba ang personality natin. Ako ay sanguine choleric, okay? Yung iba mahihiyain, melancholic. Yung iba naman matitisurin, phlegmatic. Yung iba naman may plema. Bakit? Ayaw makisalamuha. And then E, experiences. Iba yung ating humiliating experience, iba yung ating success experience, iba yung ating educational experience, iba yung ating upbringing. Lahat tayo may iba-iba. Okay? Ito ang tanong ko sa iyo. If you don't be you, who's going to be you? Kung hindi ikaw yan, sino yung ikaw? Okay? Sino yung ikaw? Sino yung mamumuhay para sa iyo?
Sino yung gaganap ng shape? Yung spiritual gift, yung heart, ability, personality, experience. Sino gaganap niyan? Bakit pinarana sa iyo ng Diyos yung karanasan na yan? Yung ikaw ay nasaktan, ikaw ay nagtagumpay, ikaw ay nadapa, ikaw ay nakatayo, ikaw ay nagpatuloy. Lahat ng yan gagamitin ng Diyos para isang araw meron taong lalapit sa iyo na ganyan din ang problema. Okay? And you are there to help people. We are here to be a problem solver. Every person na mamit mo ay merong kailangan sa iyo. Okay? Meaning, yung lahat ng binigay ng Diyos sa iyo, you know, I remember si Ruth, she was good in taking good care ng kanyang bilan. Itong si Joseph, he has the ability to interpret dreams. Lahat ng yan ay ginamit ng Diyos to for them, to help other people. Kanya, ikaw, pag na-save ka, are you saved? Are you going to heaven? You're not supposed to live in an isolated way. You need to help other people. Sino ang natututulungan mo araw-araw? You see? Huwag mong susukatin yung buhay mo. Ilan ang bumati sa akin? Ilan ang nagbigay sa akin? No! Susukatin mo, ilan ang na-bless dahil sa akin? Last night, I received a call. Sabi ng call, Pastor, I'm sorry. Sabi ko, who's this? Sinabi niya yung pangalan niya. Why are you sorry? I'm sorry for what I'm gonna do. What are you going to do? May hawak po akong kutsilyo, magpapakamatay na po ako. Why? Nag-away po kami mag-asawa. Natural mag-away, bagong mag-asawa lang kayo. Nasaktan ko po yung asawang lalaki ko. O, siyempre, asawang lalaki, babae kayo. Nasaktan ko po siya at sabi po niya, mapapatawad lang daw niya ako kung mamamatay na ako. So mapapatawad, di magpapakamatay na lang po ako. Sabi ko sa kanya, can we just pray for a while? Alam ba kung ilan ang taong nabibless sa iyo? Alam ba kung ilan taong nakakatingin sa iyo? Ilan tao ang nakinabang kasi kinukwento ko yung testimony niyo? Ano kukwento ko sila ngayon sa inyo, ha? Na na-offend ka, na nasaktan ka, meron kang nakita, bumigay ka, tapos ngayon puputulin mo yung buhay mo? Is that what your life story will end? Ganong kababaw yung tolerance mo sa pain? Sorry po. Then she hung out. I tried to call the husband. Nag-usap kami. Is there any problem? Is there anything that I need to know? We prayed, we talked. Sabi niya, Pastor, salamat po. Tumawag ka sa akin. Ang bigat-bigat na po. Can you give forgiveness a chance? Nung sinabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 13, if you may please, okay? 1 Corinthians chapter 13, I think it is in verse number 7, if I am not mistaken. 1 Corinthians chapter 13, verse number 7, sabi ng Panginoon dito sa kanyang salita, okay? Love beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. When you see the word beareth all things, it means it is just like a roofing. Bubong, bubong, okay? Pag sinabing bear it all things, ibig sabihin, ilang klaseng tao, ilang tao ang pwede mong ipa-occupy, papuntahin sa ilalim ng bubong mo? At anong klaseng mga tao ang pwede mong ilagay sa bubong mo? Yun ang ibig sabihin ng bear it all things, believe it all things, hope it all things, and endure it all things. Can you not give your wife a chance? Can you not give your husband a chance? Hindi mo nakita, you're easily provoked, pero ka lang nakita, nag-burst ka na ng anger mo. How many times I told you that I was just like that in the past? Na pag may nakita ako na hindi ko gusto, sasampalin ko, mumurahin ko, aawayin ko. Until the Lord changed me. Ang tanong ko sa iyo, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin? O hindi ka ba lalakatatatag? Matiintindi mo sasabihin ng tao sa iyo. Kung nagkamali tayo, kung nagkamali itama, kung nagkamali mag-apologize, mahirap bang gawin yun? Then they called up. Said, Pastor, I'm sorry, we're here.
Can you both hear me? Yes, Pastor. Let's pray. Anong oras yun? Okay? Meron bang tatawag sa iyo? Meron bang lalapit sa iyo? Meron bang iiyak sa iyo? Your life was prepared and created by God, and God saved you so that you can be a problem solver to many people that you will meet. Dapat problem solver tayo. Okay? Oh. Ikaw, Joseph, at saka Marlene, yung tindahan nyo sa palengke, kayo ang solusyon sa mga taong nangangailangan ng paninda. Tama? Pupunta siya, may tinda ho ba kayong sitaw? Ay, meron ho. May tinda po ba kayong kalabasa? Meron ho. Problem solver ka sa mga nangangailangan. Ikaw, Ramil, pag merong sira ang mga sasakyan, tama? Ikaw ang pupuntahan para ikaw ang gagawa ng mga mali sa mga kotse. Is that correct? Oh. Mas maraming pumupunta sa iyo. Panalo ka. Bakit? Mas marami kang natutulungan. Kasi problem solver tayo. That's the way God created you. That's the way God wants you to be. Maging blessing ka. May pupunta sa iyo. Kanya ito yan. Every day you're gonna meet a lot of people, a lot of needs. You would like to jump in. Gagawa ka, kikilos ka. In your own strength, mapapagod ka. Hindi mo kaya yan. Napakahirap ng trabaho natin. Mag-akay ng kaluluwa. You're not supposed to save people. We're just supposed to introduce them to the Lord. Yung mag-alaga ka ng tupa, mag-alaga ka, magturo ka. Hindi mo kaya yan. Mapapagod ka. Hindi mo kaya yan. Kanya ito rin na sinabi ni Nehemiah 9:6. Tino mo sabi ng Nehemiah chapter 9 verse number 6. Okay? Tino mo sabi niya? Mali. 6:9. Baliktarin mo. Kung di 9:6, 6:9. Oh, 6:9 nga. At kami ginawa lang natakot. At sinasabi nila, yung kamay nitong mga to'y manghihina sa pagtatrabaho na hindi lang matatapos yung kalang trabaho. Tino mo ha? Kanya anong sabi ni Nehemiah, Lord, kinakantsawan kami, manghihina daw kami, hindi namin kakayanin. Anong sabi ni Nehemiah, ngayon Panginoon, palakasin mo ang aming mga kamay. People of this world will try to defeat you, they will try to deceive you, they will try to whisper you, hindi mo kaya yan, mapapagod ka, maghihiwalay kayo, hindi ka magtatagumpay, hindi mo kaya magpatawad, hindi mo kaya tumayo, mapapagod ka. Kanya sabi ni Nehemiah, Lord, tama sabi nila, ako'y natatakot, ako'y mahina, hindi ko kaya tapusin to. Kanya ngayon, Panginoon, palakasin mo ako. This is the best thing that we should do. When we see our inadequacy, when we see that we are not complete, hindi natin kaya, ang laki ng load, may problema ka sa family, may problema ka sa gawain, may problema ka sa ministry, may problema ka sa sarili, may problema ka sa lahat, hindi mo kaya, hindi mo matatapos. Kanya ang dapat nating sabihin, Lord God, therefore, strengthen my hand. Palakasin mo po ako. You see? Mas maraming problema ang dumarating, mas lalo kang nangunguyapit sa Panginoon. Mas marami kang problema sa finances, lalo kang magbigay. That's what I did. Mas may problema ako sa pera, mas lalo kong magbibigay. Bakit? Yun ang solusyon eh. Yun ang gusto kong mangyari. The first important choice that we have to make, discover what God made us to be. Discover what God made to me to be, and be just like that. You see? Lord, ito ba ako? Ito ba ministry ko? Ito ba yung shape ko? Gagalingan ko, mag-i-excel ako. Hindi ako magiging problema ni pastor. Hindi ako magiging katitisro ni pastor. Ako yung lalapitan niya. Kahapon nag-text si pastor, sabi niya, tinext ko na sa'yo yung taong gusto kong patulungan. May kilala ka ba sa pag-ibig? Sabi ko, susubukan ko po, tatawagan ko po. Tinek ko kanina yung kakilala ko sa pag-ibig. Sabi ko, Jerome, Pastor Jerome, I need some help. Member to ni Pastor Fajardo. Kailangan niya ng tulong. Sige po, I'll get back at you. Meron siyang dalawang cheque na ganito. Sige po.
Then all of a sudden, nag-text, Pastor, bukas po, I'll get back at you. Tinext back ako, Pastor, Pastor, ito na po solusyon. Kanina may tumawag, Pastor, may problema po ako. Ito po gagawin ko. O sige, ito gawin mo, puntahan mo to, tawagan mo to, mag-login ka rito, ito gagawin mo. Pastor, ito po ang gagawin ko, pwede bang tulungan niyo ako? Ipakikilala kita sa isang tao, pero ayoko na ibibigay mo yung pangalan niya sa ibang tao. Okay? It's between you and him and me. Kasi may mga taong abusado. May mga taong hindi marunong. May tinulungan ako dati, nilapit ko sa isang tao at tinulungan siya at pagkatapos pinagmayabang sa kilalang in-check, meron akong kakilala, tutulong ka, ito gagawin natin, tapos aabusuhin. You see? Pag pinakilala ko sa iyo, hanggang doon ka lang. Okay? Huwag mo ipagyayabang. Huwag kang didiretso kasi tinulungan ka lang. Isang gabi, pauwi na kami. May tumawag sa aking anak na isang pastor. Sabi niya, Pastor, can I ask you a question? Yes, anak. Ano yun? Kasi me and my stepmother is not in good terms. Why? Parang galit siya sa akin, parang mainis siya sa akin, ito. Tapos ito. Sabi ko, can I just tell you? The Lord will not change your mother-in-law, or your stepmom. Okay? The Lord will not change your stepmom because His concern is to change you. Hindi babaguhin ng tao yung kiniinisan mo. Ang babaguhin ng Diyos, ikaw. Ikaw. Okay? Hindi babaguhin ng Diyos yung nagchichismis sa'yo. Hindi babaguhin ng Diyos yung taong nangbubuli sa'yo, yung nangaasar sa'yo, yung nanloloko sa'yo. Hindi babaguhin ng Diyos yung asawa mo. Ang binabago ng Diyos, ikaw. Okay? Ikaw. Because He wants you to grow up a loving person, a forgiving person. He wants you to be a leveling person na lumalago, tumitibay. Yun yun. Sabi ko, pag nakita mo yung stepmom mo, mag-good morning ka, magpasalamat ka, eh paano to, Pastor, magte-testimony ko? Pag nag-testimony ko, baka kung ano sabihin ko, purihin mo siya. Find out the things that she's doing good. Doon ka pumunta. Salamat po, Pastor. Sabi ko, thank you for involving me in your life. Thank you for involving me. Merong isang tumawag kanina, Pastor, I'm sorry ha, kasi kanina naglalaro kami, ito po yung umisplit na simbahan namin, naglalaro po kami, tapos po, eh maganda naman po ang laro, talagang gumugulong lang ako, sinikop po ako, sinahod po kami. Sabi ko, natural, basketball yan eh. Okay? Kung Jackstone at siniko ka, foul. Jackstone eh, tama? Kung luksong lubid, tapos sinahod ka, mali. Pero pag basketball, masasaktan ka. Maagawan ka. Na kung ayaw masaktan, huwag kang mag-basketball. Salamat po, Pastor. Right? Ayaw mo masaktan, mag-pick up stick ka. Ayaw mo masiko, mag-scrabble. Ayaw mong mabuli, mag-chess ka. Okay? Pero pag gusto mo mag-basketball, maagawan ka. Masusupalpal ka. Am I correct? Papawisan ka. Kung ayaw mo saktan, huwag kang maglaro ng basketball. Pero dahil gusto mo maglaro ng basketball, handa kang masaktan. That's life. Hindi ba baguhin ng Diyos yung kalaban mo? Sasahuri ka niyan. Ibubuli ka niyan. Okay? At babarahuhin ka. Hindi titigil ka, hindi ka nasusupalpal. Pero ang gusto ng Diyos, baguhin ka. He wants you to be you, a forgiving you, a growing you. Now listen, quit trying to be somebody else. Hindi kayo ng klase mo, hindi kayong kapitbahay mo, hindi kayong kuya mo, hindi kayong ate mo. Quit trying to be somebody you're not. Okay? Mapapagod ka. Mapapagod ka. Kukopyahin mo yung buhok, kukopyahin mo yung pagsasalita, kukopyahin mo yung pagkil, kukopyahin mo. Mapapagod ka kasi hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan. Okay? Pag tinigil mo yan, mawawalan ka ng ulcer. Okay? Magkakaroon ng peace of mind because you accepted who you are. Quit trying to conform. You don't need to look like everybody else, drink like everyone, talk like everybody else, buy the same thing as everyone else has. Hindi mo kailangan makipagsabayan. You see? Smart texted me, Sir,
On May 23, you need to get your new phone with us. Sabi ko, pagkatapos na lang, kasi I will be leaving ng May 23, after 20 days, I'll talk to you. Give me the best phone that you have to offer me. Ba't ka makikipagsabayan sa hindi naman nabili ng telepono? Tama? Na ikaw bibili ka ng telepono, wala namang libreng binibigay sa iyo. You see? You don't need to do that. Be yourself. Discover what God made you to be. Okay? Sino ka ba? Ano ba yung shape na meron ka? Okay? Kung binigyan ka ng pagkataon tumugtog, tumugtog ka. Kung binigyan ka ng pagkataon kumanta, kumanta ka. Okay? Kung binigyan ng pagkataon maging magaling, galingan mo. Maging magaling ka, hindi sa sulok, sa gitna. Anong sabi ng Philippians 2:15? Tignan mo ha, Philippians 2:15 hanggang 16. Anong sabi ng Word of God? Okay? 2:15, anong sabi ng Word of God? Philippians 2:15. Tignan mo ha, anong sabi ng Panginoon? At kayo'y maging walang bahidungis, hindi nakakasakit, walang bad side effect na mga anak ng Diyos na walang rebuke, harmless. Saan? Sa gitna ng maliko at walangyang bansa na kayo'y magliwanag bilang isang ilaw sa sanlibutan. Meaning sa community, sa barkada mo, ikaw dapat ang nag-aakay sa kanila. Bakit? Verse number 16, nahawak-hawak mo't pinapangaral ng salita ng Diyos na hindi ka tatakbo ng walang kabuluhan at hindi ka magtatrabaho ng walang kabuluhan at ikaw ay magiging masaya sa araw ni Kristo. You see? Ito dapat ang nakatanim. Gagalingan ko. Huwag mong hayaan sa school ka lang magaling. Sa church, wala kang pakinabang. Huwag mong hayaan sa community magaling ka. Sa school, wala kang binatbat. At sa pagsimbahan, lalo walang ginawa. Dapat lahat yan pare-pareho. I told you, church, bahay, school, church, bahay, school. Doon lang ako. Church, bahay, trabaho. School, church. Doon lang umikot yun. Ginalingan ko. Okay? Nagsimula akong binata. Marami kong naakay nung college days ko. Nagtatrabaho sa Napocor at saka sa Sprague. Marami kong naakay. Okay? Naging staff ako 35 years ago. The same thing. 37 years. Okay? And I'm still growing. Are you a believer? Are you saved? Then be the best. Okay? Kung unsaved ka, wala akong pakialam sa'yo. Pag hindi ka ligtas, pababa ka na pababa. You will not get better, you will getting worse. Pero pag saved ka, dapat lumalago, tumitibay, tumatatag. Yung unreasonable, nagiging reasonable. Okay? Yung palaway nagiging peacemaker, yung matitisurin, matatag na. Are you a growing believer? Or are you a carnal one? Are you still a carnal person? Will you be a testimony for God? Or will I be ashamed for His name? Magiging kahihiyan ba ako? Sasabihin ba ng tao, eh kita mo yan si Joey, oh, kahiya-hiya yan, naranasan ko na yun eh. Nagdulot ako ng kahihiyan sa Panginoon eh. Nagdulot ako kahiyan sa simbahan eh. Oh, sabi ko, hindi na. Graduate na ako doon. Will you be a partner in the ministry? Will you be involved? Participator? Will you be a contributor? Or will you be an spectator na nandiyan ka lang tapos marami ka pang reklamo? Am I right? Kayo mga kabataan, sa baon ninyo, magsimula kayo magbigay ng tithes nyo. Magsimula kayo magbigay ng inyong missions offering. I started giving my missions offering when I was still a student in college. 30% na ako. 10% tithe, 10% love, 10% mission. 50 centimos, 50 centimos, 50 centimos. 30% yan. Kinakailangan kong maglakad pa uwi. Pagkakain ako, wala akong privilege bumili ng soft drinks ng kahit ano yun. Kasi wala akong budget at naglalakad pa uwi. Tinataas lang ang kaluwang kamay. Bakit? Kasi hindi ko pwedeng galawin yung baon ko, lulawin yung offering ko, binibigay ko. Pagtingnan ninyo, 3 piso yan, 3 pisong latay, 3 pisong mission, 3 pisong love offering or missions offering. I did that 37 years ago. Okay? You know what happened when we showed to you last
Last time yung aking pinaka offering nung last year, 2017, okay? O 2021. Oh. Halika rito. Sean, come here. I want you to read. To God be the glory ito, ha? Halika. Open this. Okay? Magkano ang tithes ko last year? Tithes last year, 130,250 pesos. Well, how much is my love offering? 63,000 pesos. Well, how much is my mission offering? 143,980 pesos. How much is my first fruits offering? 661,000 pesos. Magkano ang aking total offering last year? 1,110,237 pesos and 75 cents. Okay, thank you. Please be seated. I would like to ask you, paano ako makapagbibigay ng 1 million plus sa offering ko kung di ako naging faithful sa 5 piso ko? Paano ako bibigyan ng Diyos ng blessing na malaki kung sa maliit na baon wala akong binibigay sa Diyos? I started with little things. I started with nothing. And faithfully, Lord, ibibigay ko sa ito. Tatapusin ko commitment ko. Titignan ko kung anong pwede ko pang gawin. I told you, pag meron kong gustong bilhin, diyan ko ilalagay sa offering plate. Ikaw na bumili, Panginoon, kasi mas alam mo kung kailan at kung saan. You see? Imagine, nagkaroon kami ng anak, ha? Oh, lumapit ako kay pastor. Sabi ko, pastor, si Jeff po may sakit. Pambira naman, nakakasakit pa. Ay, hindi po. Nahingi lang po ako ng prayer. Sabi niya, ganun ba? Opo, ito nga ho pala, offerings namin. Bakit? Hindi ho ko nahingi ng pera. Nahingi lang ako ng prayer. I was training my boys back then. Walang chocolates, walang candies, walang soft drinks. At sinasabi ko kay Bron, ang tatay mo at ang tito mo lumaki, walang soft drinks, walang chocolate, walang candies. At wala ka rin chocolate, wala ka rin candies, wala ka rin ano. Kung ano nakahain sa bahay, yun ang kakainin mo. Okay? Kung laswa yan, laswa. Kung pakbet yan, pakbet. Okay? Pag malami ng balahibo kilikili, dun ka maghanap. Ikaw eh, naghahanap ka ba ng masarap na ulam? O nagre-reklamo ka sa ulam na binigay ng nanay at tatay mo? Subukan mo. Naintindihan mo? Ikaw, Steve, naghahanap ka ng ulam? Nagdadabog ka? Ha? Subukan mo marinig ko yan. Okay? Ikaw, JN, ano yung pantatakot mo? Uwi ka na lang sa bangkal? Ha? Lia, Ayesa, Aliana, Ilis, Katiana, Kian, Jessa, kung ano hinanda ng nanay niyo, magpasalamat kayo. Martina, Altea, walang hahanaping iba. Magpasalamat. Lord, salamat po, may ulam kami. Lord, salamat po, may kanin pa kami. Lord, salamat po, meron pa kaming ganere. Huwag mo sabi, eh kasi po yung mga classmates ko eh. Natutuwa ako, Ajoy, na ikaw ang vice president sa student council. Huwag kong makikita na you look like them, you talk like them. Kahit malaki ka sa akin, dadapa ka sa akin, sinasabi ko sa iyo. Okay? Nelia, papaluin ko yan, ha? You need to bring them closer to God. You need to be a salt and a light. Kasi ako, naging leader ako at presidente ng classmate namin, ng klase. Ano sabi ko? Sinamahan niyo ako sa kaguhuhan, samahan niyo ako sa katotohanan. Ito gagawin natin. Pag may nagaya sa iyong mga opya, huwag kang papayag. Tayo mag-aaral. Magkaroon tayo ng peer mentoring.
Ito gagawin natin. Okay? Listen. Dapat partner ka. Nagsimula ako maging kapartner ni Pastor, teenager ako. Pastor, ako na ho magba-Bible study din eh. Huwag na ho kayo. Kasi marami kang inaasikaso. Nag-aaral ka, nagpipray ka, nagbibisita ka, nagtuturo ka sa Bible school. Let me be your partner. Ako na ho ang bahala dyan. Ayokong ako'y nasa gilid lang. You see? Ayoko. Listen, stop making excuses. Stop blaming others for your life. Kanya ko ganito kasi yung family namin eh. Kasi ganito yung kapitbahay namin eh. Kasi inasar nila ako eh. Kasi chinismis nila ako eh. Stop blaming others. Pwede ka lang i-provoke pero ikaw ang maaasar. Ikaw ang bibigay. Others may have affected your present. But listen, marahil nagkamali si tata at si nanay, si lolo, si lolo nung ninuno mo, kanya naghirap kayo. Tama yun. Listen, they have affected who you are today. Pero ikaw ang magdedesisyon ngayon. You have to decide now for your future. Will you become a better person? Okay? This is where you started. Okay? That is where you should be. 5, 10, 15, 20 years from now. But listen, okay? Para marating mo yung kung saan ka galing, where you were, and where you will be, anong gagamitin mo? Your own hands? Your own strength? Your own understanding? Mapapagod ka. That's why, from here to here, you need the grace of God. You need the mercy of God. Bakit? Tingnan mo sabi ng 1 Peter chapter 5, verse number 5, okay? Ano sabi ng 1 Peter 5:5? Okay? Ye younger, submit yourself to the elder, and ye be subject one to another, and be clothed with humility. Why? For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Pag dito mayabang ka, wala akong pasusundin, Panginoon. Wala akong pasto na susundin. Wala akong susundin. Gagawin ko yung gusto ko. The Lord will resist you. Ano sabi ng verse number 6? Okay? 6. Magpakumbaba ka sa harap ng Diyos. That He will exalt you. He will bring you. He will make you successful in due time. Radyo, can I use your brother? Yung kapatid ni Radyo, tumanggap sa Panginoon yan. Nabaptized dito yan. Kaya lang sabi niya, ayaw ko nang may Bible. Ayaw ko na may pastor. Ayaw ko may magdadikta sa akin kung anong gagawin ko. He lived his life the way he wants. You know what he did? He changed his status from him to her. Ayaw ko, babae ako. Fine. Magkikita kami. I talk to her, to him. I talk to him, kahit mukhang babae. Okay? Yun lang. Kikita kami. Nakulong. Napawalan sala. Dahil ng pagbintangan. Last Saturday, 10:30 in the morning, namatay siya. Ilan taon? 20? 32? 31? 31 years old. Namatay ng AIDS. Bumagsak ang immune system niya. Nasira ang buhay niya. Bakit? Ayoko nang may Diyos. Ayoko nang may Bible. Ayoko nang may pastor. Ayaw niya sumunod sa kuya niya. Ayaw sumunod sa kahit kanino. Kahit sa tatay niya. Okay? He live his own life the way he wants. Sabi ko, Lord, kung talaga ligtas to, kunin mo na lang. Kesa maging kahihiyan. He texted me. Sabi niya, let me just read.
Pangalan pa niya, Patricia. Mukhang nawala na. Mukhang nawala na rin eh. Ato. Haba. Good morning po, Pastor. Si Junior po ito. Ask ko lang po, baka may extra phone po kayo na hindi na ginagamit. Pwede pong manghiram kasi gusto ko po makakontak po sa dati kong work. Pag nakabili na po ako, salamat po. Pasensya na po, Pastor. Okay? Pasensya na po. Sabi niyo ganon. Alam niyo naman po ang nangyari sa akin. Sana po matulungan niyo ako makapagsimula ulit. Hingi po ako ng help. Hypothyroidism po, may pigsa po ako sa maselang bahagi ng katawan ko. Nilapitan ko na po silang lahat dyan, Pastor. Kanya lang, limitado po eh. Hindi po ako makatayo. Ikaw na po ang last choice ko. Hindi po madali kasi sa kanila, ganyan na po ako kapayat. Pastor, pakisabihin po, huwag unahin ng galit. May nangyari po sa akin. Saka na tumulong, it's too late than never. Sorry, pwede po po ako magpabaptize ulit. Halos wala na po akong makain, wala pong natulong. May tumutulong sa kanya. Kanya lang iba yung gusto niyang tulong. You know what I'm saying? Sinasagot ko siya. Sabi ko, anak, you choose that life eh. You choose a promiscuous life. Pinili mo yung ganyang klaseng tao. Yung ganyang klaseng buhay. I want to be free. I want to be what I am. Naging homosexual siya. Nakipagrelasyon sa hindi dapat. Nagka-AIDS. Nung magka-AIDS, mahirap yun. Okay? Magiging kabigatan siya sa mga kapatid niya. Dadala ako, gay ako. Sabi ko, Lord, kung ito hindi magbabago, kung ito hindi magiging kaparte sa ministry, kunin mo na lang. Mas magandang nasa loob na siya ng tahanan mo kesa patuloy siyang nagbibigay ng kahihiyan sa pangalan mo. Kanya nung ako'y bata pa, pinili ko maging kapartner ni Pastor. Gusto kong ako'y maging growing believer, hindi karnal. Okay? Minsan na ako nakapagdulot ng kahiyan sa Panginoon, sa pangalan niya, ayaw ko na. Nasabi ko, Lord, gugugulin ko na nalalabing time, talent, treasure ko. Ito, tanong ko sa iyo. Narito yung kapatid ni Radyo, 31 years old, patay, nakaburol. Sabi ko sa kanila, huwag nyo nang patagalin ang burol kasi hindi magandang makita na yung kapatid nyo ganyan ang itsura. Kanya lang maitatay. Sabi nung tatay, hayaan na lang natin hanggang Friday, ililibing siya. Sabi ko, hayaan niya, tatay naman yan. Ang tanong ko sa iyo ito, anong klase ang gusto mong marinig pag nakaburol ka na? Anong gusto mong sabihin ng kamag-anak, ng tropa, ng barkada, ng lahat pag nakaburol ka na? Begin with the end in mind. Begin when I am in the casket at ako'y nakaburol na,
Ano ang gusto kong sabihin sa akin? E di kung yun ang gusto mong sabihin, e di gawin mo ngayon. Blessing yan, mabait yan, ito yan. You see? Si Pastor Fajardo nung Friday, naikwento ni Rene, nung pumunta si Jeff, alas 7, nag-preach. Alas 10, nag-preach ulit. Pangalawang preaching. Ano sinasabi ni Pastor? Sabi ni Chris, 14 na taon, namatay. Buti na lang hindi sa kapatid ko dumating tong sakit na to kasi hindi nakakayanin. Nasabi ko sa kanya, tayo yung pinagdaanan ni Chris. Yung siya sinasaksakan din eh para tignan sa bone marrow. Yun din ang ginawa sa akin. Tinanggalan ako ng dugo at pagkatapos sinaksak din eh tsaka diyan. Okay? Walang anesthesia yun. Masakit yun. Alam ko yun. Hindi ganun kadali. Si Jabez niya, medical practitioner nurse na yun eh. Umaaray eh. Tinatanong ako, Pastor, okay lang kayo? Mas masakit pa dyan ang pinagdaanan ko, nakaya ko yung pang... Eh ganyan kahaba yung injection? Yung ang tawag doon? Yung karayom? Itutusok sa tuhod mo? Dalawa? Din eh. Why? I'm in pain. But I will never question God. I will never even complain to Ellen. Ellen is so close to me, but she never felt that I'm in pain. I will never allow my son and my wife and my grandson to know na nasasaktan ako. I will suffer alone because my God is complete. Nung sinabi ko lang, I need to go to the doctor. I need to be treated. Doon lang nila naman na mayroon akong pinagdadaanan. Bakit? Lord, strengthen my hands. Meron akong sinusumbungan. Meron akong nilalapitan na hindi ako mapapahiya. Na hindi ako titignan mula ulo hanggang paa. Tignan mo sabi ng Hebrews chapter 4 verse 15 and 16. Tignan mo. Chapter 4 verse 15 and 16 ng Hebrews. Tama sabi niya, tayo'y walang isang sahari saserdote na hindi pwedeng mahipo ng feeling nating infirmities. Pero sa lahat ng bagay, siya'y tinukso. Kagaya natin, kanya lang wala siyang kasalanan. Verse 16. Tayo pumunta sa Kanya ng may kalakasan ng loob sa trono ng Kanyang biyaya upang magtamu tayo ng kahabagan at makakita ng biyaya sa panahon ng pangangailangan. Am I right? That is free. Lord, strengthen my hand. Palakasin mo po ako. Kailangan ko ng biyaya. Kailangan ko ng kahabagan sa panahon ng pangangailangan. Kanya, from the time where you were and where you will be, anong gagamitin mo? Your own strength? Your own understanding? Your own style? Mapapagod ka. Kailangan natin ng biyaya. Kailangan natin ng kahabagan. Kano makuha yan? Humility. Lord, kailangan ko po ito. Humility. Others may provoke you. Others may discourage you. Pero ikaw ang pipili. How would I respond? Papatulang ko ba to? Maiinis ba ako? Maapektuhan ba ako ng kanyang kinakalat? Maapektuhan ba ako ng kanyang kinukwento sa iba? Doon sa chat group namin, baka sinipsirin sila, kinakalat nila? Can I just tell you? Okay? I'd like to show to you how people talk behind my back. Screenshots yan. Okay? How they talk behind my back. How they showed and talk and have their chat group and then say these things. Okay? Andun pa yung picture ko. Okay? Wow! 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 Wow!
wow, 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 wow. Okay? Chismis. Okay? I have it all. Am I affected by it? Well, sabi ko nga kanina, others may discourage me. Others may provoke me, but I choose how will I respond. I make the choice to respond. Pinili kong huwag pumatol. Dalang katwiran ko, kung totoo naman, ba't ako magagalit? Kung hindi totoo, ba't naman ako magagalit? It clarifies me. Okay? You know what? I am responsible for my own actions. They will make a lot of allegations, but I will be responsible kung paano ako tutugon. I am responsible for my own decision. I need to take the initiative. If you want and I want to make an impact with our life, it's our choice. Ah, gago pala. Di pakikita ko sa iyo. Gago talaga ako. Ay, pumatol. Ah, ganun pala ha? Sige! Mali. 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 Responsable ka. Responsable ako. Responsable tayo sa ating aksyon, sa ating desisyon. Pwede kang maging beneficial to others if you want to be. Okay? Pwede kang maging blessing sa iba if you want to be. If you want to accomplish as much as you can, it's your choice. You're competent as you make yourself to be. If you want to be close to God, ikaw yan. Dahil ba sa iba hindi ka na magpipray? Dahil ba sa iba hindi ka na magbabasa ng Bible? Dahil ba sa nakita mo, sa sinabi sa iyo? Dahil ba sa tingin mo parang pinatatamaan ka ni Pastor, hindi ka nalalago? It's your choice. God has given us the freedom to choose. And my choices and your choices and our choices will determine your future here. Where you was, where I am, and where I should be. I need the grace of God. I need the mercy of God. The mark of maturity is when I start accepting responsibility for my own life. Lord, kanya ako kapos sa pagkapera, kanya ako kinakapos, kanya ako may problema, kanya ako friend, kasi hindi ako naging matatag sa'yo. I try to do that on my own. And when you do it on your own strength, you will deplete yourself. Mapapagod ka. Kung dati binibitbit ka ng nanay mo, okay? Kung dati pinigising ka, dati pinagsasabihan ka, ngayong malaki ka na, piliin mo na bibitbitin ka o hindi, magsisimba ka kasi kilala mo Panginoon. May relasyon ka. Hindi, ay wala na yung tropa ko, wala na rin ako. Nawalan ako ng tropa at mga barkada at mga kaibigan. Pero pinili ko pa rin nasa church ako. Bakit? It's my choice. Kung dati, hinihimo ka, binibisita ka. Okay, kung dati, tinuturuan ka, dapat ngayon, ikaw na nagtuturo. Dapat ngayon, ikaw na matatag.
Ikaw na matibay, ikaw na dapat ang ginagamit. Okay? Tinan mo sabi ng Hebrews chapter 5, verse number 12. Okay? Tinan mo sabi ng Hebrews chapter 5, verse number 12. Nung panahong ikaw ay dapat nagtuturo, ba't kinakailangan may magtuturo na naman sa'yo? Ba't kayo kinakailangan ko bang pakainin ng gatas at hindi ng strong meat? Verse number 13. Ano sabi? Ang gumagamit ng gatas ay hindi magaling sa Word of Christ kasi siya'y baby. Verse number 14. Ano sabi? Yung strong meat, eh dun lamang sa mga lumago na, sa tumatag na, sa tumibay na, yung alam nang mag-discern kung ano masama at mabuti. Hanggang ngayon bibisitahin ka pa, hanggang ngayon yayakagin ka pa, hanggang ngayon pag nayakag ka ng barkada, may simba, maglalaro ka, ganun ba kababaw ang Panginoon sa'yo? It's your choice. I choose to be close to God. I choose to follow God. I choose to read the Word of God. I choose to pray. That's the mark of maturity. We need to grow up and stop blaming other people sa consequences ng ating responses at ng ating decision. We need to grow up. Three facts about you making choices. Unang-una, I cannot live on others' commitment. Hindi mo pwedeng ipamuhay ang commitment ng tatay mo. Tatay mo yan eh. Hindi mo pwedeng ibigay ang commitment ng nanay mo. Nanay mo yan, ate mo yan, kuya mo yan, best friend mo yan. You need to make your own commitment. I always say, okay? Na-save ka, na-save ang asawa mo. Okay? Dapat ang offerings nyo, hindi Mr. and Mrs. Iba yung kay Mr., iba yung kay Mrs. Kasi you need to grow your personal relationship with God. Iba yung relasyon ng anak mo. Nagbigay na ng offering yung tatay ko eh. Nagbigay na yung ate ko eh. Walang ganon. We need to have a growing relationship with God. That's why I told you I started when I was a student. Nag-aral, nagtrabaho sa Napocor, nagtrabaho sa Spring, naging staff. Ngayon, 26 years ng pastor, and I'm still growing. Hindi pwedeng umangkas si Jeff sa akin. Hindi pwedeng umangkas si Jeff sa akin ngayon. Kanina, I prayed for Jeff because Jeff will be making a big decision tonight. He will be talking to a very important person tonight. And he told me, Dad, ipag-pray mo ko kasi ayokong ilagay ka. Ako kakausap dito, pag naging maayos to, Dad, I will tell you. Umalis siya na alas 7 ng umaga. Okay? Sabi ko, pray. How are you? I'm still working, Dad. Pray. I'm praying for you now. I'm proud of you. You see? He will be making a big decision. If this thing will be favorable, on Friday, he will announce it. Okay? But if not, sabi ko sa kanya, forget it. Forget it. Dad, I need your help. Sabi ko, yeah. I'm for it. Pero wag mo akong asahan. Natutulungan kita dyan. It's you and God. I want to help you. I want to be there. Kanya lang, ayokong ako ang aayos. Gusto ko ikaw ang aayos. Ikaw ang makikipag-usap, ikaw ang gagawa, kasi buhay mo yan. But I love you. I love you, okay? I love your kuya, I love you. But you have to make it on your own. Ikaw yan. Hindi mo pwedeng sakyan yung blessing ng nanay mo. You see? Hindi mo pwedeng sakyan yung blessing ng kuya mo. Hindi ka pwedeng manghiram, okay, ng pabor ng tatay mo. No! Anong sabi ng Romans 14:12? So every one of us shall give an account of himself to God. Bawat isa ay magbibigay ng sulit sa ating sarili sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, na member naman ng tatay ko yung nanay ko eh. Oo, tama. But we need to have a personal, growing relationship with our Lord Jesus Christ. Kailangan merong kanyan. Okay?
Some of you teenagers, you need to grow up. It's time to grow up. We need to live and to quit living sa spiritual apron ng tatay mo and get your own faith. Have your own faith story. Magkaroon ka ng sarili mong patotoo. Ito ang nakasanayan ko. Ito yung natutunan ko at ito ako. Have your own faith story. Huwag ka manghihiram. You need to make your own faith story. You need to make your own blessing. This coming May 25, this is the first time that Jeff will have a salary of a manager ng Citibank. Dad, I'm sorry you will not be around. Pag natanggap ko na yung sweldo ko, pero pangako ko sa'yo, pagdating mo from Italy, ititreat ko kayo ni Mami. Oo, saan? Sa Italianis. Pakin ko talaga ito eh. Galing akong Italy, Italianis mo ko papakainin. Ano tama doon? Medyo satis ba doon? Dahil dililibre ka na nga lang, tapos ganyan ka pa. Kasi effective May 25, yung sweldo niya, sweldo na ng manager ng Citibank. Nagsimula ako binata. Nagkaasawa. 30 years old na yung bunso ko. But they are making their own story. Hindi ko pinakikialaman si Ellen. Hindi ko pinakikialaman si Jeff. Hindi ko pinakikialaman si Jeff sa kanilang offering. At sila ay gumagawa ng kanilang sariling kasaysayan. You need to do your own choosing. Whether susunod ka sa Diyos o susuway ka. Pinili ni Junior ang sumuway. Nasabi ni Radyo sa mga kapatid niya, sana matuto na tayo. Am I correct, Radyo? Kinausap niya pa yung, kasi ilang kayo? Walo? Walo. Okay? Namatay yung isa, okay? May pito pa. Okay? May pito pa. Si Louie nandito, si Joy nandito, si Radyo nandito, si Paulo nandito. Tatlo na lang ang wala. Si Jerry, si Sedi, si Richard. Sabi niya sa tatlong kapatid niya, ito na nangyari kay Junior. Pag hindi pa tayo natuto, yan din na mangyari sa inyo. Ano sabi ni Rene noong Sunday morning? Okay? Save ka o unsave ka, affected tayo ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Affected tayo ng Omicron, ng lahat. Affected tayo ng lahat ng nangyari. Ano pala pagkakaiba? Di ba? Bumaba pa siya sa gitna eh. Tama? Bumaba pa siya sa gitna. Nandito siya. Ano sabi niya? Ano pagkakaiba? Eh magkakaproblema naman pala tayo. Magkakaroon din pala tayo ng suliran. Ano pagkakaiba? Pag hindi ka ligtas, mag-isa mo nga harapin ang problema mo. Pero pag siya ikaw ay saved, mayroon kang katuwang, mayroon kang Diyos na pwede mong lapitan. That's why we need to grow up in faith. We need to grow up and make our own choosing. Lord, pipiliin ko. Mga kapatid, 37 years, pinili ko from where I was and where I am right now and where I would be. Okay? I chose to stay in the will of God because I need the grace and the mercy of God. Okay? Kailangan ko yun. Kailangan ko ng tulong ng Diyos. Kailangan ko ng kahabagan ng Diyos. Kailangan ko ng biyaya ng Diyos. Kailangan ko ng kahabagan ng Panginoon. Okay? Kailangan ko. Kailangan ko. I need God. I need the Lord. Okay? I need His mercy. Okay? I need His grace. You see? Para maintindihan mo. Okay? I'm sending right now a picture. Accept it. You need to make a choice. You need to make a choice. I said a picture. Natanggap na.
Okay? I want you to see this picture. I want you to see what I'm trying to drive at, okay? I want you to picture where you are, okay? Kasi hindi pwedeng aangkas ka. Best friend itong si Tess at saka si Malu. Hindi pwedeng umangkas si Malu kay Tess. Hindi pwedeng umangkas si Tess kay Malu. Dapat gagawa sila ng pareho ng kasaysayan. You see? Tingnan mo yan. Nasaan ka? Dati. Nasaan ka ngayon? Nasaan ka pupunta? Ano kailangan mo? The grace and the mercy of God. Do you understand me? Hindi ibibigyan pag mayabang. Hindi ibibigyan pagka wala ang Diyos. Pinili ni Junior, wala ang biyaya. Wala kahabagan. Bakit? Sinuway ang design ng Diyos. Pinakabata. Ang inaasahan ko mamatay si Paulo eh. Kasi parang di siya lumaki. Di ba? Pero hindi si Paulo nagpapatuloy eh. Oh. Where you are, where you'll be. Ano kailangan mo? 5, 10, 15, 20 years from now. You need the grace and the mercy of God. I need that. Nangihinayang ako kasi talented si Junior eh. Magaling yun. You see, kanya lang hindi sumunod sa Diyos. Hindi nagpasakop sa Diyos. Hindi pinagamit yung kagalingan. Inalis ang Diyos, inalis ang Word of God, inalis ang family, ang sinunod, sarili. Sarili. Hindi pwedeng kung saan ka galing, kung saan ka naroon, kung saan ka pupunta, kakayanin mong mag-isa. Hindi mo kakayanin. Okay? Walang matatapos. Walang mapapatunayan. You see? I cannot continue and live on others' commitment. Pangalawa, I cannot charge and blame others for my life. Hindi ko pwedeng sisihin ang ibang tao. Hindi ko pwedeng sisihin yung naka-offend sa akin. Hindi ko pwedeng sisihin yung hindi maganda yung patotoo. Hindi ko pwedeng sisihin yung narinig kong chismis, yung nakita kong mali. Nung leader, nung pastor, yung nakita ko, hindi ko sila pwedeng sisihin. Matthew 7:3 nung sabi, bakit sisibilipin mo yung muta ng ibang tao, eh hindi mo nakikita yung malaking nakatagay sa mata mo? Napakadali sa ating sisibihin, eh si pastor nga ganyan eh, eh si kuya nga ganito eh, si ate nga ganito, si preacher nga ganyan eh. Eh di, mali, mali. Kung sila'y mali, ano sabi ko sa inyo? Ano yung tatlong dapat meron tayo? Wise? What is wise? Natututo ko ba sa pagkakamali mo? What is wise, sir? I learn from? What is the genius? I learn from others' success. Eh nakita mo ng mali, gagawin mo pa. Society says the exact opposite, okay? Kanya ganito bansa natin kasi si Marcos, kasi si Aquino, kasi si Estrada, kasi si Ra. Mali! Maaaring hindi tama pamumuhay nila at pamamahala. Hindi natin sila pwedeng sisihin. Sasabihin ng society, you're a product of your own environment. Sasabihin sa inyo society, pinanganak ka lang ng nanay mo. Hindi ka lang pwedeng diktahan. Yan ang itinatanim sa utak ng mga nag-aaral sa mga kolehiyong paaralan. Tuturuan kang magrebelde. Tuturuan kang ibagsak. Mali. Sabi ng Bible, honor your father and mother for this is right and well in you. Medyos ka. Okay? Sabi ng Revelation, ng Ecclesiastes 12:1. Tino mo sabi ng Ecclesiastes 12:1, okay? Remember now the courage in the days of the youth, okay? Alalahanin mo ang Diyos, Ecclesiastes 12:1, okay? Alalahanin mo ang Diyos na siyang naglikha sa'yo hanggat bata ka pa, okay? Sabi ng 13 and 14, ano sabi ng Panginoon?
Tingnan natin ang conclusion ng whole matter. Matakos Diyos at sundin mo yung kautosan niya kasi ito yung katungkulan natin, verse 14. Okay? Kasi hahatulan tayo. Okay? Society will teach you. Lumaban ka sa nanay mo. Magtago ka sa nanay mo. Maglihim ka sa tatay mo. Lumaban tayo sa kapamalan. Mali yun. Okay? Mali. Sasabihin, produkto ka ng environment mo eh. You're a mess kasi galing ka sa broken home. Kasi yung tatay at nanay mo unsupportive. Lahat sila unreasonable. I'm a product of a wrong family. Eh, hindi ko nga alam kung tunay na familia kami o hindi. Hindi ko nga alam kung umpon ako o hindi. It's not my problem. Ang problema ko, sumunod sa Diyos. Ang problema ko, magpapasa ako ba ako? Ang problema ko, mamahalin ko ba ang Diyos? Okay? Sasabihin sa inyo, society, kasalanan ng tatay mo yun eh. Kasalanan ng nanay mo yun eh. Kasalanan ng kuya mo yun eh. Kasalanan ng teacher mo yun eh. Kasalanan ng pamahalan yun. Kasalanan ni Marcos yun eh. Teka muna, 30 taong wala na si Marcos dito. Si Marcos ba rin? Gago. Kung naghihirap ka, kasalanan mo yan. Si Aquino pa rin? Si Estrada pa rin? Si Ramos pa rin? Sino ba naging presidente? Si Duterte pa rin? Ikaw ang may kasalanan. Tanga ka eh. Kahit sino ba maging presidente dyan, ang Diyos ang magpapala sa'yo. Am I right? Hindi sila. Tatas mo kamay mo. Ibagsak, ibagsak. You are not a product of the environment. You are a product of your own choices. Product ka. Lumaki rin ako sa college. Ayan, si Rene, class schoolmate ko. Okay? Nung nililibing yung sinasabi lang hero, 1983, nag-traffic ang buong SLEX. Kasi nandoon kami. Sabi ko, sino yung nililibing? Hindi namin kilala eh. Ano daw yan? Si Ninoy. Ah, okay. Ano nangyari? Pinaril daw dun eh. Ah, okay. Wala kami alam. Okay. Focus kami sa pag-aaral. Focus kami sa kung anong dapat maging kami. Bakit? Where we were, where we are, where we should be. Kahit sino pa maging presidente dyan, kailangan magaling ka at mapagkumbaba ka sa harap ng Diyos. Am I right? Kahit si Lenny pang manalo, o si Iskupa, Two Jongs, okay? O si Pacquiao, now you know. Am I right? O si, sino ba? Si Ping, tama? Kahit sino pa? Ikaw pa rin ang magdidesisyon. Where you was, where you are, where you will be. Be a blessing to your family. Be a blessing to your community. Stop blaming people. Alam mo, society will always say, it's others' fault, hindi ikaw. Spell blame, spell blame. B. You know how I spell blame? B. Lame. Nagiging pilay ka. Nagiging pilay ako. When you blame other people for your mess up, you become lame. The way you spell blame is be lame. When you're blaming, you're lame. Ba't ganyan ka? Yung presidente kasi. Look, hindi ko nga kilala nun. Bakit? Yung mayor kasi. Look, yung lolo ko. Pinanganakawala ka ng lolo. Tama? Pati yung problema mo. Dami mong issue. We need to grow. You cannot blame other people for the direction of your life. It's your life. Ito pa. I can crush and ruin my life. Pangatlo. Okay? I can crush
and ruin my life. Ako ang sisira ng buhay ko. Hindi yung desisyon ni nanay, hindi desisyon ni tatay, hindi desisyon ng pangulo, hindi, hindi, hindi. Hindi yun. Naging pangulo ko na si Marcos, si Cory Aquino, si Fidel Ramos, si Joseph Estrada, si Gloria Macapagal Arroyo, si Pinoy. Tama? Tapos si Duterte. Pangwalo na si Bongbong kung mapoproclaim. Okay? Walo na! Ako ba'y guminhawa buhay kasi naging presidente ko sila? Hindi! Guminhawa buhay ko kasi pinili kong mag-submit sa Word of God kahit na kung sino man ang presidente ko. Am I right? Walang kinalaman yun. Kasi, 97, tinatayo itong building na ito. Bumagsak ang ekonomiya. Ang sabi ko, hindi nakasalalay sa Pangulo ang ating resources. Hindi nakasalalay sa world bank. Nakasalalay sa obedience natin. So, anong ginawa natin? E di lalo tayong nagpalaki ng ating pananampalataya. Kanya kung meron kang problema sa finances ngayon, silipin mo yung tithes mo. Are you faithful? Okay? Sa missionaries, binibigay mo ba? I always tell you, from 91 up to now, 30 years have passed, okay? I'm giving 40% of my money to missions. Okay? 40%. Not including, ha? Not including the 7,000 a week na binibigay ko. 1,000 sa Baboy, then 5,000 sa First Watch, at 1,000 sa mission. Every week, apart from the 60% that I'm giving. Saan ako nagsimula? 50 centimos. Pwede ako magsabing, mahirap na nga ako, magbibigay pa. Hindi. Ano sabi ko? Mahirap na nga ako, magbibigay ako. Bakit? Yun lang ang alam kong paraan. Oh, di guminhawa. Di pinagpala. Last Tuesday, sabi ni Jabez, Tay, Pastor, sabi ni Pastor, namimiss ka na daw niya. Kasama ko lang siya kanina. Di pumuwi kami, pumunta kami doon. Binigyan ako ng ano, Fitbit na latest. O Joey, sa'yo na lang. Okay lang po. Hindi, sa'yo na yan. Okay, salamat po. Tinitignan ko. Wednesday, namatay si Chris. Sabi ko kay Ellen, lumapit sila din eh, patay daw. Sabi ko, sige, pupunta tayo sa patay. Pumunta kami sa patay. Sabi ko, Pastor Fajardo, Tay, meron ako bibigay sa iyo. Ano yan? Fitbit. Kasi sabi mo kasi, ikaw ay nag-high protein diet. Pag nag-high protein ka, okay yan. Kanya lang kailangan mo i-burn. Yan ang nangyari kay Pastor Benny. Nag-high protein diet, nag-Atkins diet, walang exercise. Ano nangyari? Aba, quadruple bypass. So you have to burn. Ooh, ganun ba? Po. Kanya ito ha. Bibigyan tayo ng Fitbit. Sink natin dito. Sinink ni Moreng, ng babae doon, okay, ni Noemi, sining, ito yung dapat mong lakarin everyday, 10,000 steps, ito dapat mong meet mo, ito. So tinitignan niya. Nung Thursday, tinignan ko, nakita niya, naglalakad na siya, ito. So mamomonitor mo, andyan yung oxygen level mo, lahat, kita mo yan. Tapos sabi ko lang sa kanila, hindi alam ni tatay ha, naka-GPS yan. So malalaman niyo kung nasan si tatay. Ay, pag naghanap kayo, andito lang pala si tatay. Makikita nyo. Huwag nyo sasabihin naka-GPS, ha? Para alam natin kung nasan siya. Titignan mo lang din ni Noemi, ha? Opo. Oh. Sabi ko kay Pastor Benny kahapon, no Monday, Kutay, yung binigay mong Fitbit, ha? Salamat po. Eh, binigay ko ho kay Pastor. Eh, ba't po binigay? Eh, mas kailangan niya ho yun, eh. Gusto ko ba yun? Yes. Maganda yun, eh. Sabi nga ni Moreng, pambira, colored to, maganda to. Kanya lang, mas kailangan niya. Para ma-monitor. Ba't ko ginawa yun? Ba't ko binigay yung binigay sa akin? Eh, mahal yun eh. Ba't ko binigay? I need a blessing. I need favor. At makakuha lang ko ng favor, hindi pag tumanggap, pag nagbigay. The Lord will never bless what you receive because it's already a blessing. The Lord will bless what you give. Kanya kung halimbawa, nagtatites ka lang, subukan mo yung first fruits. Subukan mo yung mission.
Okay? Magbigay ka. Kasi pag ginawa mo yan, mapapansin mo kahit sino pang presidente. Kahit sabihin pa nating magnanakaw pa yung uupo, o tanga pa yung uupo, o walang kwenta yung uupo, protektado ka because the Lord said, I will rebuke the devourer for your sake. Yun ang protection natin. Okay? Hindi lahat ng desisyon nang nauna sa'yo, maapektuhan ka. Pero pwede mong sundan ang kanilang ginawa. Okay? So instead na sundan mo yung ginawa nila, learn from their mistakes. Wiser! Amen? Wiser! Hindi lahat ng desisyon na ginawang tama, eh pwede mong kunin yung blessing. Pwede kang mag-miserable at maging masama. Kasi bakit? Ikaw ang magde-desisyon. Naalala mo si Zacchaeus, Luke 19:8. At si Zacchaeus ay nakatumayo, tumindig, at sinabi ng Panginoon sa kanya. Okay? Sabi ni Zacchaeus, kalahati ng kayamanan ko ibibigay ko. At kung meron pa akong ninakaw, niloko, in-scam, okay? Ibabalik ko. Isusoli ko ng ika-apat na bahagi. 80%! Tanong ko sa iyo, have you realized your mistakes? O sinisisi mo palagi yung tatay mo, nanay mo, asawa mo, barkada mo? O yung nangasar sa iyo? Honest is the man who admit his mistakes. You're wise. Not only wise, you're honest. I'm the one to blame. I cause all the pain. Alam mo, sabi ko kay Jap, 2014, sabi ko, Jap, I'm sorry, ha? Because of me, you failed sa yung board exam. Dad, no, it was me. It was me. It's not your fault. Hindi kasi nadagdagan ko pa yung problema mo. No, it was me. I was distracted. It's not your fault. Somewhat, I was relieved. Honest is the man who admits his mistakes. Ito pa. Brave is the man who makes his wrong right. Matapang ang tao na yung mali niya, tinama niya. Not just wise, ha? Okay? But brave. Eh, mali na eh. Tama? Itama mo. Sean, were there incidents that in the learning center you saw that you have wrong answers? You have wrong answers, right? What did you do with your wrong answers? You went back to the scoring station, right? You went to the scoring station and then what? You cross it and then you went back to your office and then you correct your wrongs and then you went back to the scoring station. Why? To correct, to check, and to... And then after you cross it out and you correct your mistake, what you gonna do with the X? What did you put? You encircle it, right? Signifying that you correct the mistake. Is that correct? You know what does it mean? You're brave. Honest is the man who admit that he's wrong. Brave is the man who correct his wrong. Mali ka na, hindi pa tinama. Eduwag. Tama? Mayabang. Where you were, where you are, where you will be, hindi mo mararating. Walang grace, walang mercy. Ito pa. Smart is the man who chooses to benefit from the weakness and the mistakes of others. Meaning, kita ko na to eh. Diyan namatay yung si Junior eh. Gagayahin ko pa ba to? O Steve, baka naman andyan na si Tito Paul mo. Andyan na si Tito Radyo mo. Andyan na yung daddy mo. Andyan na yung Tita Joy mo. Baka si Junior pa gayahin mo. Right? Naintindihan mo? Susundan mo ba yung landas ni Junior? Ay, close kayo eh. Ikaw ang paborito nun eh. Sabi din eh, smart is the man
who chooses to benefit from the weakness and mistakes of another. Gagayahin mo ba yung ginawa ng Tito Junior? Gugustimbang umalis sa simbahan, umalis sa pastor, umalis sa tito, sa lolo. Gusto mo bang gawin yon? Eh pagka ginawa mo yon, hindi ka smart. Pero pagka natuto ka, smart, tama? God created us with a volition. So you're free to make choices. Bawat isa sa atin, meron tayong karapatang mamili. We cannot control all the circumstances that will come. But we can choose how to respond. No one can ruin your life and my life except me. Ikaw. Will you choose to be you a growing partner, member, a believer that will run not in vain, that will labor not in vain, kasi natuto ka. You don't need to be like others. I choose. Joshua, gusto mong gumaya sa tito ni ikaw Manny, parang gusto mo rin na. Johans, ikaw Wayne, ikaw Jethro, nasabi ko sa inyo, pababayaan ka ng Diyos, pababayaan ka, hindi kanya pipilitin, okay? Hindi kanya pipilitin, hindi kanya babrasuhin, hindi kanya ibubuli, okay? He is a gentle person, he's a gentle God, okay? He will allow you to make a choice. Ipakita mo ulit yung picture ng pinadala ko, dito natin tatapusin, okay? Ano yung nakalagay na picture? Tignan mo ha. Where I am, where I would be. In that dash, 5, 10, 15, 20 years from now, kailangan ko ng grace and mercy of God. Kailangan natin ang kahabagan. At ibibigay lang ire kapag tayo'y nagpakumbaba. And He will bring you there. And I'll tell you, estudyante ka, galingan mo. Galingan mo. Okay? Ikaw yung maging bagong doktor namin. Ikaw yung bagong maging engineer dito. Ikaw yung maging bagong arkitekto. Ikaw yung bagong maging lawyer din eh. Ikaw yung bagong maging staff dito. Galingan mo. Kailangan mong galingan so that the grace of God and the mercy will be abounding kahit sino pa presidente. Itinayo natin tong building na ito, 97. Sino presidente nung 97? Sino? Oh. Sino? Nakalimutan nyo na. 92, si Estrada. Okay? Na-impeach, tama? Oh. 18 months, okay? Si Gloria Macapagal Arroyo. 98, okay? Sino naging presidente? Okay? Sino? Yung sumunod kay Gloria. Sino? Hanggang 2010. 2010, si Pinoy. Am I right? 2016, si Duterte. 2022, si Bongbong. Tama? Kahit sino pang umupo dyan. Pag yung biyaya ng Diyos na nagana, where you will be, maabot mo. Walang kinalaman ang sino mang nakaupo sa Malacanang. You don't need to blame Marcos. It's over. Wala na siya. You don't blame Aquino either. You don't blame Estrada. You don't blame Ramos. You don't blame Gloria Macapagal. You don't blame Pinoy. You don't blame anybody. Ako. Kasi yung biyaya, hindi na nagana. Hindi rin tatay mo. Hindi rin tanay mo. Hindi rin ninuno mo. Sisihin mo bakit walang biyaya. Bakit walang kahabagan? Kasi nagyabang tayo. Nagyabang. Pag nakita mong hindi mo kakayanin, kagaya ni Nehemiah, sabi niya, therefore God, strengthen my hands. Do you remember that?
Nehemiah 6:9, let's all stand up please. Ano sabi? 6:9 ng Nehemiah. Ano sabi? Okay? Sabi rito ni Nehemiah 6:9, okay? At kami tinakot at sinabing mahina ang aming mga kamay na hindi namin matatapos. At dahil dyan, ano sabi niya? Therefore, O God, strengthen my hands. Hayaan mong ang Diyos ang magpalakas sa iyo. Para where you are, where you will be, where you should be, matatapos mo. Kahit sino pa ang presidente. Okay? Kahit sino pa ang namumuno. Sino pa ang nangyari sa nai, hayaan mong ang Diyos ang magpalakas sa kamay mo. Kasi hindi mo kakayanin. Tama! They made us all afraid. Matatakot ka. Our hands shall be weakened from the work. Hindi matatapos. Wala ka matatapos. Tama yan. Kanya kailangan nating palakasin tayo ng Diyos. Where you are, where you were, where you will be, we need the grace of God. Father, we thank you. Hindi namin kaya. Takot kami. Kailangan namin ng tulong mo. Walang pwedeng manira ng aming buhay kung di kami. Hindi kami pwedeng magpatuloy at mabuhay sa commitment ng iba. Hindi namin pwedeng sisihin ang iba. Ang magulang, ang lolo at lolo, ang mga pinuno ng aming bayan. Si Marcos, si Aquino, si Fidel, si Estrada, si Gloria, si Duterte, si Pinoy, kahit si Marcos. We cannot blame them. We are responsible. Kahit na bagsakan mo pa ng maraming problema, basta pinalalakas mong aming kamay, kami makakasumpong ng biyaya. Kami kakasumpong ng kahabagan sa iyo. Samahan mo kami. Lord, tulungan mo kami. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Tonight, will you come to the altar and say, Lord, strengthen my hand. I will not blame any person. I will be responsible. I will grow. I will continue having my own story. I will have my own faith story. I will have my own blessing. Where I was, where I am, where I will be, I need your grace. Dito po sa altar, God bless you.